po yung mga ingredients para sa salmon teriyaki. Meron po tayong 3 tablespoon na rice wine, 3 tablespoon na soy sauce, 2 tablespoon na sugar, white or brown sugar, it's okay. 2 tablespoon na lemon juice, 1 teaspoon na fish sauce, patis, at 1 fourth ng chicken cubes. Meron din po tayong spring onion for garnish and pepper. At saka importante ay ang salmon. Pagsasama-samahin lang po natin ang mga ingredients. Rice wine, soy sauce, lemon juice, fish sauce, lahat po iyan, pagsasamahin natin, sugar, durugin po natin. Chicken broth, chicken cubes. At ito po, mamaya na po ito ang garnish natin. At itong pepper, pagkatapos na pong maluto yung salmon. Sige po, mag-start na po tayo mag-fry. Ito po, ilagyan po natin sa ating frying pan. I-on natin ang ating stove. Medium heat lang po siya, para hindi po siya masunod. Huwag po tayo maglalagay ng oil kasi may lalabas po na oil galing doon sa salmon. Hintay lang po tayo ng konti hanggang sa uminit. Medyo mainit na po siya. Lagay na po natin yung salmon. Bayaan lang po natin siya hanggang sa mag-oil. Mga ano po, mga 4 to 5 minutes kabilaan po siya ng luto. Nakita niyo po, lumalabas po yung oil niya. Lagyan po natin siya ng cover para maluto po siya ng mabilis. Tignan na po natin siya. Medyo nagpa-brown na siguro. Let's cover na ito. Pagpon po natin sa ilo. Buksan po natin. Ayan po. Ito po na po siya. Tignan po natin, i-mix natin ang ating mixture. Diin po natin siya ng maliit. Lagay doon sa salmon. Pwede na po natin siya i-drop dito. Hanggang sa mga reduce yung sauce niya. Pwede rin yung itong baliktad yan, para masipsip yung lasa ng sauce. Papakuluan lang po natin siya hanggang sa mag reduce ng konti yung evaporate yung sauce niya. Magiging sticky po yan. Hindi na natin siya kailangan lagyan ng cornstarch para lumapot. Lumapot po yan. Pag-alap po natin ulit para balance yung
Kita na po, lumalapit na po yung kanyang sauce. Patay na to. Patay na po natin yung natin siya dito sa ating plate. Dito sa plate natin, sasari natin siya. At paganyan. Tapos buhos po natin yung sauce sa ibabaw. Then, it's the clean the side. Kaya na maganda. Ito pong pepa sa ibabaw. Itong ating spring onion. Yan na po ang ating teriyaki salmon. Mag-boiled naman po tayo ng broccoli para sa side dish ng salmon teriyaki. Mga 3 to 4 minutes lang po ito. Para meron po tayong gulay. Ito na po siya. Patay natin ang ating stove. Lagyan po natin ang alisang big salt.